So mayong adlaw na pud kaninyong tanan mga bay. Once again, mahal ko Eugenio TV nga muuban ninyo o samahan ko kayong panoorin yung isang video na napanood ko mula dito kay Probinsyanong Siaw. Itong si Probinsyanong Siaw mga bay, pakisuportahan din natin, isang solid Katapang supporters mga bay. Dito sa video na to mga bay, ilalantad ni Probinsyanong Siaw ang tunay na ugali ni Boy Tapang. So samahan niyo akong panoorin mga bay, at kayo na ang bahalang mumusga kung masama ba talaga ang ugali ni Boy Tapang kagaya nung sinasabi ni OFW Biahiro at ni JB Tan. Panoorin natin mga bay bago natin usgahan itong si Boy Tapang. Araw ng ata si Tapang. Vlog na ito ay para kay Idol Boy Tapang. Ito ay aking opinion lamang. Sa lahat ng napapas kay Idol Boy Tapang, kasi yaw, hindi totoo yan. Yung mga pas na yan. Kasi kung sabihin ko sa inyo na lahat ng nakipagkulam ay Idol Boy Tapang dyan sa lugar niya sa alkohol ay usang loob na tinanggap niya lahat na walang anumang kapatid. So ngayon, base sa aking obserbasyon, ako ay isang Bisaya. Tagalog lang ako kahit magpupulol ako. Pero Bisaya talaga yan. Mahirap yung Tagalog. Pero hindi kong mag-Tagalog para sa lahat. Yung nag-idol ni Boy Tapang, kasi si Boy Tapang idol ko eh. Taga Siquijor ako. Ako lang ang small YouTuber na taga isla sa Siquijor na pumunta sa Alcoy. Kahit malayo, inuntahan ko. Makita ko lang ang aking idol, si Boy Tapang, at saka si Mr. Jones. So, ang topic natin ngayon, si Boy Tapang, hindi talaga nangini. Sa lahat ng nagpagpulat ni Boy Tapang, wala siyang iningit na kapalit. Pumunta ako doon, tatlong araw sa ako eh. Pumunta ako sa Boy Tapang, pumunta ako sa kay Mr. George, amilya niya, amilya ni Boy Tapang, si Kabaro Vlogs, kapatid ni Boy Tapang. Tinanggap niya, napakabunting tao, at marami din natulungan. Maraming vlogger na pumunta ngayon palayo. Tinutulungan niya lahat. Basta, hindi na hindi siya kapalit. Wala yung hindi na kapalit. Hinahati yung sound ni Sir Joe. Kasi ako, magsabi talaga ako, kasi halos sa isang linggo, tatlong bisis akong tumawag sa kanila. Kasi si Boy Tapang may cellphone number sa akin. Si God Tax, si Boy Kuyakoy, si Kabaro Vlogs, si Mr. George, may mga number yan sa akin. Kasi ako lang ang nag-iisang vlogger na nakapunta doon. So binigyan ko sila ng number, hangin din ako sa kanila. So may contact ako sa Team Kailin, Alien, at saka sa Team Katapang. So sa akin lang ah, sa akin lang. Wala talaga akong nakita na pagkakamali ni Boy Tapang. Idol Boy Tapang, ilalam ako. Kahit malayo ako, mayroon tayong Bisaya, dito ko sa isla, sa probinsya namin, Siquijor. Alam ko lahat ng mga ginagawa mo. Kasi may contact ako sa inyo. Pag-text ako sa iyo, sa kapatid mo, kay Mr. George, lagi akong tumatawag. Si God Dogs, tumatawag din sa akin. Nandyan lahat silang Uy Kuyakoy sa lugar mo. Nasa pudir mo silang lahat. So, alam ko yan. So, walang problema sa akin. Ako sa gitna lang ako. Pero sa nakikita ko, idol kita eh. Hindi ibig sabihin na idol na kinukonsente. Kasi wala akong nakita siyang mali. Iwan ko lang sa iba na hinihila ka pa baba. Di ba? Ay pangit naman yun. Hindi mo may mga ebidensya man ay ilabas mo. Dapat sa'yo, idol boy, tama. Tama yung mga sinabi niya, mga bay. Hindi dahil idol mo yung isang tao ay kukonsintihin mo. So ganun din yung pananaw ko mga bay. Hindi dahil idol ko si Boy Tapang ay kinukonsinti ko kung may mali man siya. Kung mali, mali talaga. Ang problema mga bay, sabi pa nga niya, kung may ebidensya man, ilabas mo, ilabas nyo. Ngayon wala silang mailabas, kaya naman nananatili yung pagiging Katapang supporters natin mga bay. So saludo ako doon sa sinabi niya na yun mga bay.
yung hindi dahil idol mo siya ay kinukonsinti mo na kahit mali yung pinaggagawa niya. Ang ganda ng mensahe na ito, mga bay. Patuloy pa natin. Yung nakikita ko lang. Kasi yung iba talaga, hindi talaga alam ang buong katotohanan kung ano man yun. Eh ako, kagaya ng si JB Tan at ni OFW Biahiro, hindi alam ang buong katotohanan pero naglabas sila ng mga masasamang paratang dito kay Boy Dabang. So nasaan ang ustisya? Tapos ngayon gusto lang nilang kalimutan. Dahil natabunan na yung issue nitong si Boy Tapang, kakalimutan na lang daw nila, move on na daw. Pero never makamove on yung mga supporters ni Boy Tapang dahil nga ayaw naman namin konsintihin yung mali ng aming iniidolo kung talagang may mali. Kaya JB Tan, OFW Biahiro, ilabas nyo yung mga ebidensya na sinasabi nyo. Huwag kayong magtulog-tulogan yan. Huwag kayong magtago. Ilabas nyo na. Oh, wala problema kung sabihin nyo yung mga bashers dyan. Boy Tapang, kung sabihin nyo, nakisawsaw ako. Eh, walang problema kung makisawsaw ako sa issue na ito. Kasi yung sinawsawan ko ay idol ko eh. Andun ako kung unta ko sa kanila. Hindi kayo, nakapunta pa kayo sa kanila. Diba? Nakinabang din kayo sa mga video ni Idol Boy Tapang. Very good. Diyan nga, kumukuha ako ng short clip sa video ni Idol Boy Tapang. Hindi nga nagagali. Yung sinabi sa mga bashers na, bakit si Boy Tapang magandang bahay? Papalit pa, ano, bumili ng motor, tapos palitan na naman, di para Charles. Bakit iba si Mr. Charles? Sabi ng mga bashers, ha? Bakit iba si Mr. Charles? Lababo lang daw ang nagawa ni Mr. Charles. Eh, hindi tama yung pinagawa niya kung nabuto, eh. Kasi si Boy Tapang, hindi yan ang hingi ni Mr. Charles. Magkapareho daw si Boy Tapang at saka si Mr. Charles ng Diyos. Oo nga, magkapareho. Pero iba, iba talaga. Kasi, unang-una, si Boy Tapang lang ang nag-iisang vlogger sa Angkoy. Wala pa yan si Mr. Charles. Kung nakikita nyo yung vlog ni Boy Tapang na si Mr. Charles, magang-maga, inuntahan ng bahay kasama yung barkada ni Boy Tapang. Inuntahan, binigyan ng regalo ng cellphone para may magagamit. Kasi si Mr. Charles, wala talaga cellphone na binigyan para magkapagsimula at magkaroon ng channel para aangat din katulad ni Boy Tapang para magkatulong ba sa pamilya. Kasi ako, doon sa Alcoy, alam ko buhay nila lahat. Alam kong buhay nila lahat. Si Boy Tapang, nagkaganyan yan si Boy Tapang. Umasinso dahil sa pagsisikap niya. Pinagigihan niya mabuti, pinasikapan niya lahat. Ginagawa niya para sa pamilya. Hindi yung iba dyan. Ano lang, nagigamit lang sa mga video. Tapos, ganun-ganun na lang. Ay, hindi po video. Sabi ng ibang mga bashers na, ano, mag-content daw yung lahat ng nakipagkulang ni Boy Tapang. Kahit magkunting sila, alam ng lahat ng buong Alcoy. Kasi Boy Tapang walang hinihingi. Oh, may isang pulis dyan sa Alcoy. Si Sir Ronald Silverblanks. Yan, kung kilala niyo yan. Kung sulit katapang kayo, kilala niyo lahat kung nagkapaligid na sulitugan ni Boy Tapang. Tinulungan sila lahat ni Boy Tapang nang walang kapalit. Kung tumulong lang ang pag-usapan natin, yung maaga ng Pamasko, 2 dump truck na naghapot ng bigas, mga dilata para mabigyan lahat ng taga-Alcoy. Eh, talo pa yun ni Boy Tapang yung mga politiko. Si Boy Tapang hindi yung politiko, vlogger yan. Yung income niya, sinisir yung iba sa mga tao na nangangailangan. Hindi ibig sabihin niya yung lahat ng income ay ubos lahat. Hindi naman. Kasi ginawa niya ang lahat para sa pamilya. Yun yung gusto kasing palabasin ni JB Tan, mga bay. Puro tulong na lang. Tulong, tulong, tulong. Gusto niya manatili yung buhay ni Boy Tapang doon sa mahirap na level. Eh ngayong marangyan na yung buhay ni Boy Tapang, mga bay. Dahil sa pagsusumikap niya at sa mga sinasahod niya sa YouTube, eh nakabili na ng kung ano-anong gusto niya. Totoo-totoo talaga yung sinabi nitong si Provincianong si Aubay. Shout out sa'yo. At marami talaga kami nalalaman dito sa video mo na to. Bilang hindi nakakakilala ng buo dito kay Boy Tapang, sa video lang namin siya nakikita. Pero iniidolo namin siya dahil sa mga pinaggagawa niya. Hindi lamang sa mga content na ginagawa niya, kundi
sa pagtulong na ginagawa niya sa marami. At ang gusto kasi ng mga kumalaban o bashers nitong si Boy Tapang ay itulong lahat. Halos yun ang gusto nilang palabasin na maging responsibilidad ni Boy Tapang ang buong Alcoy. Kaya naman, saktong-sakto yung pagkakasabi niya na hindi politiko si Boy Tapang, kundi vlogger si Boy Tapang. Nagsumikap si Boy Tapang para sa kanyang pamilya. Hindi pananagutan ni Boy Tapang kung naghihirap man yung mga kapitbahay niya doon sa Alcoy. Alam mo yan, ay Boy Tapang. Kaya kaming mga supporters mo, dito lang kami, sa likod at sa harap. O, alam niyo yan lahat. Si Mr. Charles, hindi yan. Sabihin niyo na yung income nila pag magsahod sa YouTube tuwing 22 up. Kukuha si Boy Tapang ng kalate. Iyan totoo. Gawang-gawa niyo yan. Iyan totoo. Papaniwalain yung iba talaga walang alam. Kitang-kita ko sa lawag mata tatlong araw ko dyan sa inyo. Na napakabait mong tao, napakabuti mong tao. Wala kang hiningin kapalit. Di ba pumunta ko doon, may lakad ka ba? Eh pagdating ko doon, may lakad ka papuntang Cebu City. Hindi mo tinuloy dahil inanong ako, inuunam ako kaysa sa lakad mo. Di ba napakabuting tao yan? Pero yung gawa-gawa kayo ng istorya kung kahit ano-ano dyan, hindi pwede yun. Hindi pwede yan. Gagawa kayo para magka-views lang kayo. Hindi yan. Pareho tayong Pilipino. Ang hirap kasi sa ating mga Pilipino, sinong angat, hilahin pa ko ba? Okay lang mababa ka, hilahin ka pa angat, iswerte yun. Mataas ka na, hilahin ka pa ko ba? Hindi pwede yan. Yan nga mga bay, napanood naman natin yung video nitong si Provincianong si Ao. Yan, pakisuportahan natin yung mga Katapang supporters dyan. Suportahan natin si Provincianong si Ao mga bay. Sobrang nakakabagbag ng damdamin, hindi lamang yung background music nitong si Provincianong si Ao mga bay, kundi pati yung mensahe niya sa lahat ng mga nanonood sa kanyang channel. Marami kasing mga tao na pag umiral ang inggit mga bay, ahatakin mo pababa yung nasa taas. Ganon ang ginawa ni JB Tan at ni OFW Biahiro. At nung marami pang iba. Hindi nila kakilala o nakakausap itong si Boy Tapang. Ni makaharap itong si Boy Tapang ay hindi nila magawa. Pero mas marami pa silang alam kaysa doon sa nakasalamuha nitong si Boy Tapang. Kagaya na lamang nitong si Provincianong si Ao, mga bay, pinabulaanan lahat ng mga sinabi ni JB Tan, ni OFW Biahiro, ni Tonyos TV na mali ang ginagawa ni Boy Tapang. Pagkat sinabi mismo ni Provincianong si Ao, mga bay, na walang hiningi si Boy Tapang anumang kapalit ng pakikipagkulab nila kay Boy Tapang. Siya nga mismo, may pupuntahan si Boy Tapang, pero inuna ni Boy Tapang na salubungin yung bisita niya, which is ito nga si Provincianong si Ao. So, ganun kapait itong si Boy Tapang mga bay. Hindi ko lubos maisip kung paano nila naatim o paano nila, bakit nila pinag-isipan ng masama itong si Boy Tapang para gawan ng maling issue o masamang issue tungkol sa kanya. Tungkol sa mga vloggers na gagawa daw ng content, bakit hindi nila magawa ng content? Kung talagang totoo yung mga sinasabi nila, bakit hindi sila makagawa ng content na ito nga si Boy Tapang ay nanguhutot sa mga small YouTubers? So alam na natin mga bay kung ano yung tunay na ugali nitong si Boy Tapang sa pamamagitan nitong si Provincianong si Ao. So maraming salamat sa inyo mga supporters ni Boy Tapang dahil hindi kayo bumitiw anuman ang ginawang paninira nitong si JB Tan, OFW Biahiro, Tonyos TV at ng kung sino paman, ay hindi kayo bumitiw sa pag-idolo dito kay Boy Tapang sapagkat alam natin pare-pareho mga bay na yung pagtulong na ginagawa ni Boy Tapang ay bukas sa kanyang kalooban at hindi siya pinili. Kagaya nga lang ng sinabi ni JB Tan, itulong alos, gusto niya itulong na lang lahat ng mga kinikita ni Boy Tapang sa mundo ng YouTube. So hanggang sa muli mga bay, maraming salamat sa inyong panonood at mabuhay ka Provincianong si Ao hanggang gusto mo. Hanggang dyan mga bay, mabuhay lahat ng Katapang supporters. Hanggang sa muli mga bay. Bye-bye.